So mga ka-TH, yun po ang puntahan natin na bundok. Yun. Sa nasa paanan po tayo niyan. Ito yung katabi, ito yung bundok ng Mount Tanglad, no? May tower sa itaas. Okay mga ka-TH, so nandito na po tayo sa area. So panoorin natin ang ginawang alternative na pamaraan paano magpapump ng tubig na hindi ginamita ng water pump or kahit submer, no? So okay, aro ba? Ah, okay, claro. Claro que. Ako ganun. No, no. Kani kalwa ni na tarog. Usog, okay. Ah. Ama na. Nay bangag. Agianan masa kuan. Agianan mas tubig. Ngay. Balik ko dito, bangag. Aray. Kalisod. Flowing. Ayahay kan tubig. Ha? Wala pa. Manager. Hi. Ha? Wala pa. Unya na. Okay, sangit man. Ayo terbuka ayo. Ini berado. Indot ni isunod jod. Okay, nasugda na og kons tubig. Murah gitu yuk, kur gitu yuk, jod.
Ubas na. Pila pa lang ka? Oras pa. Sugod. Sulaw na yan ang kuha. Oh. Laom na. Sige, madigyas ta dere. So, laom-laom na dyan. Kuha na. Ang gawas ng hagdan? Oo, gawas ng hagdan ba? Ikaw, pangkato. Kuha na yung kapang ko. So, effective. Pila ka meters? Ang hose 60 meters. Dayon ang bangag nasa mga 20. Nag-bar down na. Mga 18 feet. So kaya kay siya sa hose nga uno. Oh. Ang kini nga strategy siphon. Siphon. Di na mo gamit og makina. Wala nay pump nga gigamit. Bakyum sa tubig. Okay kayo. Bukid kayo, bukid. Tagtas naman kayo na diyan, bro. Lasay sa hapon. So karon mga alas 3:30 sa hapon. Okay. So hilom kayo, way makina nagandar. Mura lang way na hitabo. Pero paspas ang suyop sa tubig. Okay. So ito na po mga ka-TH, no. Ito po yung sinasabi natin na alternative. Isang pamaraan kung paano mas alis yung tubig kahit hindi gumamit ng water pump or submer, no? So mapapansin ninyo may tubo dyan, so direkta yan pababa. Okay, so ang haba ng hose na ginamit namin ay nasa mga 60 meters, and then itong lalim umabot na sana ito ng almost 20 feet, pero nag-bar down yung bawat gilid. So bumalik siya sa lalim na mga 15 to 17 feet yung lalim niya ngayon. So napakalaking tulong ito, no? Isinishare ko po ito dahil napakalaking tulong po ito, lalo na sa mga area na katulad dito sa amin na hindi abot ang kuryente, no? So and then kung wala kayong hindi kayang ipasok yung generator dahil yung area ay katulad dito sa amin na mahirap yung daan, motorcycle lang ang pwede. So ito yung pamaraan na may sishare ko sa inyo, no. Ang tawag dito ay siphon, no? Sinasiphon, no. Kukuha kayo ng mataas na hose, pantayan o lagpasan ninyo yung lalim sa hukay. Kung anong gaano kalalim yung hukay, mas maganda mag-triple yung haba ng hose. Tapos
yung pinakadulo doon ilagay yung tubig, no? Doon ipapasok muna yung tubig. Pag puno na, saka ibababa yung dulo. Pag nababa na, bibitawan yung tubig sa baba. Doon sa pinakababa, doon bibitawan yung tubig. Pag bitaw doon, sisipsipin na yung tubig dito na nakastack. So ito na yung nangyari, no? Yan, nakikita nyo, kunti-kunti na lang. So, mayroon siyang water source. Yan, pasok natin. Yan, may water source po ito. Yan, bawat gilid may water source. Pero kaya pa rin siya, nauubos pa rin siya, no? So ang lakas ng ganitong kalaking hose na tubo na ginamit ay halos equivalent lang din sa lakas ng water pump na ang gamit na tubo ay uno or yun, uno na tubo, no? So sige, yun lang po mga katets, yun lang po ang masishare ko sa inyo ngayon, no? Tungkol dito sa mga alternative, no? Para makapagpatuloy sa paghuhukay, lalo na pag mayroong tubig yung dig site ninyo. And then hindi abot ng kuryente, hindi makagamit ng submersible or yung pump ay dahil mataas yung gasolina ngayon para makatipid. So ito, magandang pamaraan. Okay, so hanggang sa muli, ito po si Dong Story Hunter. Nagpasalamat lalo na sa ating mga subscriber at sa mga manonood ng ating video, no? So kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, paki-like and subscribe na po, no? Paki-subscribe sa channel natin. And then, paki-pindot na rin yung notification bell dyan. I-all mo na para manotify ka sa lahat na video na ina-upload natin, no? Hindi man lahat na video na ina-upload natin ay nagtuturo ng mga basic na technique. Ngunit meron pa rin kayong makukuhang aral, no? Kahit pipitsugin pa itong channel natin, no? Sige, no, sisikapin natin mga katits na maibahagi sa inyo ang mga gagawa tayo ng content tungkol sa treasure hunting, no? Sorry, no? So sige, maraming salamat, bye bye and God bless.